Good morning guys! What's up? What's up? Meron po akong gagawin no, na project at magpapabricate po tayo ng saluan ng iron oxide or yung slag na nanggagaling po dun sa oxyacetylene cutting no, kapag nagka-cut po tayo ng bakal. Okay, so yan. So papakita ko po sa inyo kung paano natin gagawin ito. Samahan nyo ako, tara! Bali, ito po kasi yung existing natin, no? Okay naman siya. Nakapagsalo naman po siya ng slag. Pero dun po sa mga maliliit lang po na kinakat natin, itong mga ganitong size ng workpiece. So, sakto-sakto lang po siya, ano? Ayan. Pero kapag ganito na, kahaba ang aking kakatin, so, wala po tayong ganitong mas malaki na ganito. Alright, so ito po yung ating gagayahin, paggagayahan. So itong so parang ano no, contamination well. Okay, so slag bath or whatever you call it. Basta yan, saluan po ng slag or ng iron oxide. Meron tayo rito ng plancha. Okay, so 4x4 po ang 4 feet po ang sukat niya, no? So ma-maximize na lang po natin ito. Isa na lang din po yung ating gagamitin. So hangga't maaari hindi na po ako magka-cut, ibe-bend ko na lang po 'yan. Okay? At pagkatapos siguro dito yung gilid niya magkabilaan, yun na lang ang aking tatabasan. Pero ito na mismo yon, no? Ibe-bend lang natin. Na-bend na natin yung ating gagawing box. So basically there are 1, 2, 3, 4 bends, dalawang inside bend saka back bend. Meron tayong back bend dito. Ngayon gagawin ko ay yung para sa siding. So bali 493 mm by 268 mm yung sukat dito. Kasama na rin yung para sa ano doon, bending niya, no? Okay? Meron yang 1 cm na naka-bend dito sa side saka dito sa ilalim.
para hinangin natin yung box. Laki ng gap. Inay ko po. Dito okay naman eh. Oh. Ayos na. Full weld na lang yan. Okay, pero pagdating dito, sakto naman yung aking measurement, mga pagkakat ng materyales. Pero somewhere down there, meron tayong pagkakamali. Okay, pero mariremedyuhan naman yan. Yan. So, pupukpukin ko na lang yan dito para umangat. Tapos ito, didikit to dito. So, ganun na lang gagawin ko. Okay, so na-remedyohan ko naman yung gap. Okay, nagsara naman siya. To be honest with you,
hindi naman talaga ako bihasa, no, bihasa sa gas welding. I mean, rarely ko lang siya ginagamit. At matagal na rin ako ng huling panahon na nakahawak ng torch. At matagal na rin akong huling nagturo ng gas welding. So around 2018 pa, no? Yung huling klase na hinandle ko sa gas welding. Guys, kaya pala na-invento yung TIG welding, ano? Yung tungsten inert gas o yung G-Tau na tinatawag. Aaminin ko sa inyo, itong gas welding is madali siya kung madali, no? Pero daunting procedure, eh. May mga advantages, may mga disadvantages ang gas welding, pero it is what it is. Meron naman tayong machine dito ng TIG welding, kaya lang rarely na ginagamit po namin yan. And besides, I want to show you, no, the process ng gas welding. So, paano pa ito ginagawa? So, bear with me hanggang matapos natin to, no? Never say no. Never say goodbye. Fight lang, fight. Kaya natin yan. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ika nga, ano? So, tiyaga lang, tiyaga. Technically, ang gas welding ay similar to TIG welding. Ang pagkakaiba lang nila, no, gumagamit ang gas welding ng gas, kaya nga gas welding. yung heat na pinanggagalingan niya ay dahil sa combustion ng dalawang component, no, or ng gases, which is yung oxygen saka gas, yung fuel, which is ang ginagamit nating fuel ngayon ay acetylene. Unlike po sa TIG welding, combination po ng argon saka ng electric current. So, mas efficient at mas matibay at magandang lumusaw ng metal.
grinder, make sure na laging merong safety guard na naka-install dito. Pag wala, huwag gagamitin, no? And then, gagamit tayo ng earbuff and face shield for safety. Alright. Grinder natin, lumilikas siya ng high frequency decibel. Over 85 decibel po, nung miniature ko siya. So, kaya, as per OSHA o yung Occupational Safety Health America, nag-start sa 85 decibel na kailangan mo nang mag-wear ng earmuffs, hearing protection, no? Okay, para ma-prevent natin yung loss of hearing in the long run. Okay, so safety first lagi. That is safety tips from Samuel. Okay.